A lawmaker believes government needs to push for the modernization of the agriculture sector to help the country weather a possible global economic downturn. Now, for more on this, let's now talk to Albay Representative Joey Salceda. Good afternoon, Congressman. Hi, Ron. Yeah, gonna happen, po. Hi, sir. Nice to talk to you again. Now, in a recent event, you mentioned that there are dark clouds hovering over the global economy and that the modernization of agriculture is the way for us to survive that. Let's dissect that first. Tell us about those challenges ahead, those dark clouds. Are they worse than the situation we are in right now? Parang katulad po siya nung 2008, yung global financial crisis. Pero yung gumawa ng pera noon, private sector. Pero dito po sa pandemic, yung response natin, ang gumawa po mga monetary authorities, pati po yung mga fiscal authorities. So ang nakikita po natin unang-una, yung pinalabas pong pera na walang kaakibat na output, sama-sama na lahat, eh yung nilabas natin ngayong globe nitong pandemic crisis, eh halos katapat na po ng lahat, sa talambuhay po ng lahat po ng US Fed, lahat-lahat po sila, eh hindi po makakatapat si Mary. So napakalaki pong pera noon. Sa US po, mga $9 trillion po ang naipalabas para suportan yung ekonomiya, para wag bumagsak. Gawa nga po yung mga restrictions na isinagawa dun sa pandemic para po matigil po yung paglaganap po nito. Ngayon po, kailangan na natin bawiin to. Lumalabas po ito sa pamamagitan po na kahit konting disruption lang sa supply tulad ng US and Ukraine versus Russia war, biglang pumuputok agad po ang presyo ng mga pandaig ng ating po mga commodities. So, ang ibig sabihin po yan, pag tinan mo na maigi, halimbawa yung inflation sa US, ngayon po 8.3. Pero pag itutulad mo po yan, doon sa inflation noong 1974, noong panahon ni Volcker, yung US Fed noon, eh halos katulad na po siya ng 14.7%. So, ang sinasabi po ng karamihan na analyst ngayon, baka kailanganin po para ma-normalize natin to, para wag na pumutok dahil mas malala po kung pababayaan natin na yung perang ito umikot na umikot pa. Kailangan po magkaroon ng tinatawag na disinflation na umaabot po ng negative 5%. Napakasakit po nito na economic disruption na to, para po hindi lang po sa Pilipinas kundi para po sa buong mundo. Ito pong disinflation, eh, kung si-simplify po natin, ito po yung mga ginagawa para labanan ang pagtaas pa ng inflation. Tama po ba? Kailangan i-definancialize natin. Ibig sabihin, papatayin mo po yung pera. So wala pong iikot. Pag pinatay mo pera, ibig sabihin niya magkakaroon po ng mga disruption naman sa trabaho, magkakaroon ng disruption po sa pag-ikot ng trade sa buong mundo po, sa mga trade flow, investment flow. So masakit po talaga. Pero tama po yung sinabi mo. Pero Congressman, dun sa nabasa ko lang, you mentioned Volcker, the former head of the Fed, I think that was in the 80s or the 90s. When he did that, there was a rise in unemployment, but it eventually worked. So are we seeing the same situation possibly happening now? Ang kinaibang kay Volcker tsaka ngayon, noong mga panahon na yun, siya po ay may kredibilidad sa merkado. Ngayon po, mismo sa US, ang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, eh mukhang walang ganong klaseng kredibilidad. Kaya ang adjustment period baka matagal, at ang choice mo dyan, matagal na adjustment o masakit na adjustment, yung panbiglaan na adjustment, no? Tinatawag natin credibility shock. So sa pangkalahatan, hindi ganong kadami yung pera ang pinaikot noon, sa klase ng pera pinaikot para po wag bumagsak ang ekonomiya ng mundo gawa po ng mga mobility restriction ng ating pong pandemic. So yun po naharap natin. It is one of its kind. At nung panahon po, nung 2008, para at least yung parang ganitong klase nangyari, napakalaki po yung pera ng mga derivatives, yung mga CDO, ewan kung naalala mo yun, Ron. At kailangan din yung patayin dahil sobra po yung epekto nito na wala namang output pero umiikot yung pera. So
Ang nangyari po noon, ang ginawa po ng Pilipinas, dahil katatapos pa lang po natin noong fiscal reforms, eh may pera tayo, nagkaroon tayo ng stimulus, at yun po ang unang ginawa ng Pilipinas ay pinasiguro natin na at least may makakain ng lahat ng tao. So yun din po ngayon ang pinaka-number one na pasiguruduin po ng susunod na administrasyon. At least make sure that everybody has something to eat. And that's why you're pushing for the modernization of agriculture, to make sure that everyone has something to eat. Yun. At pasiguraduhin po natin na may makain ng food security ang dapat unahin mo sa ganitong mga panahon ng tinatawag nating krisis. At hindi ko sinasabi po na mahina ang Pilipinas. Malakas pong bahay. Ako po ay galing sa isang probinsya na langing binabagyo. Pinapasiguro kaagad natin na malakas yung bahay, ginawa na natin lahat, yung ating pong mga kanal. Pero ang problema natin, dadaan pa rin po yung albay sa bagyo. So katulad ngayon, kahit gano'n po, nagkaroon tayo ng structural reforms ni Pangulong Duterte, trade liberalization, yung ating pong Public Services Act, yung ating pong Retail Trade Liberalization Act, yung ating Foreign Investment Act, yung ating CREATE, yung ating fiscal, o malakas ang bahay. At pwede ko rin sabihin na magandang po yung mga kusinero natin sa loob. Malinis yung sala, pero dadaan po yung bahay sa bagyo. So ano ba ang dapat gawin? Ang pinakaunang gawin mo, pasiguraduhin na may pagkain po, makakain ng lahat. But Congressman, modernizing our agriculture, how long could it take when we are already feeling the effects of the activities of this inflation? Just today, we reported about the Fed raising rates by 75 basis points. I am not sure if that's included in those disinflation activities that you were mentioning, but if it's already here, modernizing agriculture could take us how long? How soon can we do this? How long could it take us? Nung panahon po ni Presidente Gloria, pinasiguro lang natin yung ating mga kaibigan tulad ng Vietnam, tulad po ng Thailand, wag muna sila magpapatupad ng mga export ban. Halos sa mga 50 countries na nagpapatupad ng export ban sa halos lahat ng klase po ng mga commodities. Para saan pa naman po nagkaroon tayo ng ASEAN kung hindi wala o tayo access supply? Kasi sila, marami silang bigas, marami po silang kung ano pa mga kailangan ng Pilipinas. At least, yan yung mga bagay na practical na pwede mo. Pasiguraduhin mo po bukas po yung tindahan o yung at least po yung ating mga trade arrangement at saka yung mga logistical structure o infrastructure ay nariyan po para wala na yung mga supply rigidities pagdating po sa pagpaikot po nitong limited supply ng ating pong pagkain. So at least yan isang example po na sinabi mo kanina, inakyat na ng Fed ang 75 basis point ay mukhang wala pa po sa kalahati yung nagawa nila, baka umabot po sila ng 250 basis points na disinflation. Kasi nga ang tinitingnan ng karamihan ay kailangan po talaga patayin mo ang -5% in real terms na yan tawag nga natin kanina disinflation para po mas ma-normalize natin ang ating pong financial economy. So for the meantime, for food security, in terms of food security, what you're saying is we should import now, talking to our ASEAN partners and the system that we have with them, but go ahead with agricultural modernization as long as it takes. Marami pa po tayong magagawa internally. Halimbawa, siyempre, yung ating pong pag-reallocate ng ating pong mga local resources. Alam ko na malaki ang support, although sabi na lahat, maliit ang support natin sa agrikultura, pero at least ilagay natin sa tamang mga lugar. Halimbawa, kulang pa tayo sa infrastructure irrigation. Tayo po ay sobrang ating pagsuporta sa bigas, pero wala po tayo sa corn, sa iba pang bagay na kailangan pong kainin para po mas mapasiguro po ang nutrisyon ng ating pong mga ordinary Pilipino. So may mga ganong klase pong resource reallocation even within the agricultural sector can move us a lot. Halimbawa, yung suporta natin sa ating pong fisheries, walang-wala po talaga tayong binibigay dyan. So may mga bagay pa po tayong magagawa even within the limited or scarce resources
ng ating pong mga, ng public resources. Agricultural modernization may be the best for us in the near future, but Congressman, in the meantime, you're reeling from the effects of high prices of fuel, which is already affecting the prices of food. What could be done now to slow down the prices, the increase in prices of food? Think about the poor first. Yan ang public first, public policy. It's very clear that you have to think where the poor is and what you can do for them. So the first thing is really you need to augment their income kasi sila ang unang tinatamaan at wala naman silang kalaban-laban. Kaya nananawagan ako ulit sa gobyerno na pabilisin po yung pag-release ng 500 pesos per month for the lowest 50%. At pangalawa, para po sa mga sectors na talagang tinatamaan katulad po ng transport sector at nandiyan na po yung malaking risk na pag-inyo tayo nagkaroon ng adjustment dyan, eh mahirapan po yung mga commuters natin na pumasok ng trabaho. Pangalawa po, bawa, katulad halimbawa ng fishermen, ang pinakamalaki pong impact talaga ng pag-akyat po ng presyo ng langis ay sa fishing poles. Halimbawa, ang galunggong sa bawat sa mga nangyayari ngayon, ang pinakamalaki pong impact in terms of prices ay sa galunggong at 12 pesos and 80 centavos po per kilo ang impact po nito pag putok ng presyo po ng langis. At syempre, dun po sa ating po mga we should have special programs at meron naman pong 9.4 billion na na-release nung unconditional cash transfer na ilabas na nasa landbang na po pero hindi pa po namimigay. Kaya ito po ang unconditional cash transfer na to eh pwede nating i-redirect para po dito sa mga special, at least itong tatlong sector, the transport sector, the fisher folks, and the farmers. At ito naman pong para po sa mga tinatawag natin lowest 50%, eh nakapag-identify na rin po tayo ng excess dividends galing po sa mga GOCC na pwedeng gamitin po para po magkapag-release ng 1,500 per family for 12.4 million families. So kaya nga sabi ko, ano ang pinaka-general public policy? Think of the poor. And I think it will immediately tell you what to do. The funds that you mentioned, Congressman, is that are we just going to wait for the next administration to give that to beneficiary? Hindi na. Kailangan ngayon na, bukas, andyan na yung pera eh. Mm-hmm. Well, why so, hasn't it been given to them yet? Alam mo, nung una po ako pumasok ng politika, napunta po ako sa isang parang debate with Secretary Monsod, Neda noon. Sabi ko, wag na natin galawin yan, antay na lang natin makaupo yung next admin. Total Gaco para mas maganda performance. Ako'y napagalitan noon. Ang sabi niya, kung may magagawa ka ngayon para hindi mamatay o magutom ang isa, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang antayin para lang gumanda ang numbers mo. So, the same Monsod doctrine. If you can help now, help. Do it now. Finally, Congressman, just one more question. Going back to agriculture, we've been waiting for President-elect Marcos's word on who would be his nominee for agriculture secretary. Have you heard any names being floated, or would you recommend one? Hindi po talaga alam at hindi po ako kasama sa inner circle. Pero kung ako, just like Gloria, I would sit there as secretary. You would want? I will sit there as the secretary para you have direct control of all the instruments as well as of all the people that you need, as well as you can secure the support of the DBM, the DOF, everybody that needs to be done. Because with this -5% or 5% disinflation, you've got to ensure that the survival, especially of the lowest 50%, and therefore you need all the hands on the paddle so that you can drive the canoe back to shore. And you think you'd be able to push for the modernization of their agriculture sector better there than as a congressman? Well, Marcos is, if you look back at the Marcos administration, where they were good at, it was in agriculture, mm-hmm. especially their first agricultural revolution, the Green Revolution. You would know them for housing. They were also well known for energy. So I guess it is in their genetic predisposition
na magaling po ang isang Marcos pagdating sa agrikultura. Congressman Joey Salcedo, we appreciate your time. Thank you very much for talking to us. Thank you, Ron.